Yung peak kasi basang-basa na. Ipinagbawal na. Ipinagbawal. Hindi, pwede pa naman. Pero syempre, ito yung nakapagtakal. 2-0 yung Boom Esports. AETHER CHIX kanina, dun sa first na pagkikita nila. At nakita natin, parehas na strategy yung ginawa ng AETHER CHIX. Tapos, sabi ng AETHER CHIX, teka, hindi gumana sa Boom. Try kaya natin uli. So, tinry nila sa White Rascals. Nag-work. Doon na gumana. Eto ba, mag-work ba dito yan? Bro, yan ang tanong. Yun ang possible na pwedeng masagot later on. Pero sa level or sa individual skills, kung titignan kasi natin, pinag-usapan natin kanina, veterano itong mga to. Oo. Kumbaga, nanood. Malamang sa malamang, nanood yan eh. Actually, kanina nakatakatambay nga sila. Kita-kita natin mga Lodi Pets natin dyan. Oo, diba? Nandiyan lang yan sa labas, kasama si Tuklaw. Oo. Si Tuklaw. Si Tuklaw. Nandiyan. Okay. Nakita natin ang ban sa Selena. Mukhang never tayo makakita yat. Ay, hindi, nakakita tayo kanina pala. Oh, which first is sobrang massacre nung pinakawalan ng ano, ang Selena. Oh. So, and wag na wag naman ang ibibigay yan. Kufra is out. Valir, I think, medyo nang sasayko lang dito. AETHER CHIX, for me, kailangan nila alisin ng Valir dito. Tignan natin kung itutuloy or iaalis nga ba naman nila dito. Ayun, si Badang nagpaparamdam. Oh. Alam mo, dapat, ano eh, every season may cover hero, no? Di ba? Okay. Parang, ito, lagi natin nakikita. Ang ganda nito commercial na ito. Atay nyo. Guys, promise ito. Kunito sa akin ni Prof. B nung break, gusto, yan daw yung goals niya. MPL Season 5 Finals. Nakabadang cosplay siya. Nakabadang cosplay. Abangan yun. Walang finals, may dagdag yun, ha? Edited yung kwento, ha? Ayan, Lolita. As early as now, pinakita ni Jake the Dog. Jake, from Esports, hindi. Mukhang sila naman yung magpapaki. Uy! Tinaming ban. Binanan nila dito si Kimi. That's a respect ban. Respect ban kay Jake the Dogs. Ay, oo. Alangan naman natin. Prof, ano nangyayari sa Pinas? Ito yung hindi ko na naiintindihan. Okay. Series number two nila. Boom Esports versus BSB. Yung Boom, back-to-back games, nag-link, first pick, all at sila. Ngayon, at the break of elimination, link pa rin. Tapos yung AETHER CHIX, syempre, kukulin nila Karidigi, tapos Nana. Ano nangyayari? Ba't ganun? Kakaiba nga nangyayari. Whoop. Feeling ko Johead to eh. Possible ano na mag-Johead tong Boom Esports or etong AETHER CHIX to, hindi, pwede, direct counter na pala ang Digi, no? Direct counter ang Digi sa isang link. Kasi kumaagat yung ano eh, reverse time sa dingding. Oo. Nasa taas. Auto pa, mahahata. Sa dingding, oo. Diba? At wala kang magagawa. Hindi magpahata. Hylos, Valir. Hylos, Valir. Kung picks din nila yan kanina. Tapos kuha sila ng isang offlane na Johead, mga ganun. Ayan o, anong pick kaya ano to, team? Nana. Or... Hindi, Nana to, promise. Feeling ko Lunox. Harit. Ay, may Hylos eh. Hylos tsaka oh. Ano? Harit. Harit nga. Igogo ba talaga yan? Esme. De, pero, I think along the way, pipiliin nila yung mga favorite picks nila mamaya. Oh, sa baba nila yung Tamus. Feeling ko lang. Back to their, ano? Back to the roots. Oh. Yung comfortable yung hero nila. There you go. Harit is your team is banning. And ban. Nakakapagtaka talaga yung nangyayari. Iba talagang ihip ng hangin pag MPL na, no, Prof? Parang, for some reason, yung mga teams may mga talagang tinatablan ng kung ano man eh. Kasi kung ano na lang yung, hindi naman kung ano yung pinipick. Pero may strategy. Tapos ipipilit at ipipilit nilang mag-work yung strategy na yon. Let's see kung magbabago ito para sa Boom Esports. Link na naman yung kanilang pinili dito kay Rio. And Farsa is out. Ramdam ko. Yun, pinan yung... Sinira. Sinira na, binasag na. Kasi meron na sila magandang frontline eh. Hindi nila, they have Hylos na. Hindi nila kailangan ibigay yung Uranus. Tama. Diba? Anyway, kasi pwede nga naman pag umaharap si Hylos, haharap lang din si Uranus. Oh, diba? Harapan lang sila dun. Doon lang sila maghapon. Pero lamang yung Uranus dun kasi may biglang... Nagsiscale yung damage yun yung bilog. Palakas ang palakas. Yung sa stack, kumbaga. Si MM sabi hindi ko pa narinig yung pick nila sa banyo eh. Ban Johead or ban Tabs dito para sa
Ay, so, Joe, okay. To avoid split push, pwede. Oh, tsaka mag-natural na sagot yung Joe sa, ano, sa Harit. Sa Harit, tama. Levi also very good with it. Pero, Nana! Nana muna. Huwag ka na mahiya. Or Tamus, or Johet. Feeling ko Tams muna. Oo, mas pagiging na Tams. Hindi na magnanana tong kabila eh. Ibigay na muna nila yung ano. Oo. Oh, oh. Unahan na nila ng fighter. This is a battle for fighter, I think. Mm-hmm. Akay. Export ko nga, di pa natin nakikita in action para sa Aether Chix and Boom Esports. Maganda to, yung export kasi meron kang true damage tapos sa para laban sa Hylos. Tapos hindi ka mababurst down ng Link. Uy! Claude Tams. Inunahanan nila ng Tams. Claude, do we like the Claude in this? Okay siya versus Diggy. Kaso hindi siya mananalo sa carry kung sabay ang bigkas. Pero sobrang taas ng split push nila dito. Actually, ang pinakamangyayari dyan is damage lang ang MM dyan. Pero ang cleanup galing sa ano, galing sa Link. Alam mo naman natin pag pinasok si Ling Dong dati. Si Ling Dong Tantes yan. Oo. Oh, ayan. Ang last week ng Aether Chix. Huwag na kayo mahiya, magnana na kayo. Wala pa sila main tank. Kaja. Ayun nga. Yung expert yung medyo itatank nila dyan. Feeling ko kaja to eh. Oh! Gatot kaja. Mm. Nagpagatot na. Nagpagatot. Ang Team Aether. May pagatot? May pagatot. Gatot kak. Yung ba gatot kake? Pero iba gatot kacha eh. Ano ba talaga? Gatot kacha. Gatot kacha. Gatot kacha. Gatot kacha. Gatot keka. Yeah, eh, ganun eh. Siyempre, eto na prof, nagbago na ang ihip na hangin para sa Aether Chix. Sabi nila, what is meta? We don't know, we don't have meta, we are our own meta, sabi nila. Oh, pero, may sarili silang nilalaruan dito. Yung pick na last pick na ito, may paspas to ni, ano, ni Boss Do eh. Nakita ko si last time si, ano, si Nog sa tournament, nagganyan eh. Ay, nagatot kacha. Nagatot kacha. Ay, nako. Abangan natin na may resulta dito para sa Aether Chix versus Boom Esports. Napansin ko naman ay solid naman, para may pagka-standard naman this time para sa Boom Esports, sa Aether Chix. It's just that, iba yung mga heroes na gamit nila. So instead of looking for na mga standard na tanks, like imagine if Kufra or Akai or Kaja yung nakuha nila, totally different, mas reliable. Pero sabi nila, hindi, master namin itong Gato Kacha at gagawin namin ang lahat para dito. Tama, tama. Ang hindi ko lang sure kasi kung nasa bakod dito si Link, pagka tinon ni ano, ni Gatot, bababa, no? Dapat diba? Bababa siya, oo. Oh. First kill, bababa yun, bababa yun. That's a direct counter. Oh. So, they're trying to hold on dito or may na-counter directly si Rio na gumagamit ng Link. So anyway guys, Boom Esports on the blue side and Aether Chix para dito sa red side. Pares ni babantayan kung si Rito. Ito na. Ang ano, Batang Repolyo. Batang Repolyo. Unay na nila dito. So, magbabago na ng konti yung strategiya ng Boom Esports. Prof. Kasi, uy! Ala! Shooter talaga yung shooter! Mga unang anong yan eh. Kanina pa iba talaga yung shooter. Kanina si Drin ha. Yung okay. Nagamagamit ano, ng Nana. Ganun pala ang technique. Oh, kumekto sila dito pero look at this. Shooter okay. Din kami. Hindi, na-save. May, ano, may rebound, kumbaga. Na-rebound. Pero ano ah, iba yung... Dahil doon level 2 na si MM, sobrang valuable na para sa mga supports. Na level 2 ka kagad para sa tropa. Tapos nabibigyan mo rin ng XP yung ano, mga kampi mo. Solid yun, man. Solid, solid. Look at this. Still 1-1 with the great one. Hindi mo naman pumapalag. Pero it's only a bait. Wala pa level 4. Medyo kinakapos. Kung may part na may ano yun, throw na dash, tingin mo, kaya. Oo naman, pero pupush sila dito. For sure, walang magagawa. Ayun na. Tinamin ding-ding moment ng Harit. Okay. So, paano lang kinokontrol dito. Pero ding, Leon Tempest, so place to counter, initiate. There you go. Oh, at least clear wave lang. First blood. Sa bottom lane, that's good para sa Boom Esports. Pero yung Aether Chix, makakakuha ng... Nanakaw ni Ling Dong. At nanakaw ni Ling Dong, Dante. Si ba talaga si Ling? Oo. Paano to talaga? Baka... Mabilis. Mabilis. Mabilis, ano, kumurpet. Hindi. Dumutukit. Dumukit, kurpet. Si Rio. Batang magaling. Dumukit. Ay, nako. Iba, iba.
Nakikita natin dito, Luga trying to defend and Green and control his way. Eh, no, tinam yung ding-ding moments kanina ni Aeron, ginawa na niya eh. Oh. Yung less, ano, less anime. Less animation. Kasi pag nauntog ka, okay lang. Kumbaga, 0.7 ka mas mabilis against sa normal harried user. Kasi, kasi mas maikli ka ng mga ano mga 3 inches. Oo, 3 inches. Sukat yun. Sukat na sukat yun. Ito, tingnan natin. I think it's an exchange objective lang. Ang gusto. Pero control. Boom! Uy! Itawar pa tayo ang ate, ang ate, sir. Nako po, nag-dentist. Na, pero kulang pa rin. Makati ah. Pero maganda ng depensa nun ah. Oh, isa lang siya, tapos na-depensa niya lahat. Yung passive kasi niya, yung kumukunat ang kumukunat din. Oo. And that's a good decision for... Ah! Naisip ko na ngayon kung bakit sila nag-ano, gatot-katcha, pare boy. Kasi, ito yung medyo ayaw ko sa ginawa ng Boom Esports sa previous series nila. Kung natalo sila. Ang ginawa nila is Link plus Marksman. Which means na puro physical sila. Oh. Eh yung gatot-katcha, hindi niya kailangan ng magic defense dito. Mag-all-in lang sila sa physical defense. Defense. So okay na sila, Gucci belt na sila. Yung pala sinasabi ni oh. Defense! Defense! Ako, kinapush! Ay, oh! Psycho lang. Okay. Ganito so, na yata. Lang, so, my pectus lang. Medyo inalilalin dito. Nag-cashan lahat sila! Nagsisigat sa push! Tsaka sila nagdalawang isip doon. Hindi gawin natin turtle. Nagsisigat sila dun eh. At tsaka sila nag-goal. Hindi, gawin na lahat natin turtle. At least, nagawa ko ng retry. Try to check. Retry yan. Retry yan. Safety. Safe. Pero, in fairness sa AETHER CHIX, mas nakakuha, maganda naman yung kanila nakukuha dito sa mapa. It's just that yung Boom Esports kasi nagkaiwahiwalay sila. Kaya yung Tamus, yung Ling, tsaka yung Granger nakapag-farm. So totally different to dun sa previous series ng Boom Esports kung saan gumamit sila ng double physical course na hindi nakapag-farm. This time nakapag-farm sila na matindi, Prof. So mukhang promising naman. Mukhang promising. Mukhang tignan natin dito. Op, nagkaroon lang tayo na technical pause dito, guys. Sabi, teka lang ha, kasi kailangan na full potential lahat ng players natin. May mga certain na issue minsan na hindi, hindi natin controlled. But feeling ko talaga magka-same aura si Bimo tsaka si Rio. Oh. Para silang ano eh. May synergy. Synergy. Nagma-magic chest to mga to. No? Oh, ayun, si D. Ayan, si Kuya D, alam natin, isa sa mga ano yan eh. Mga poster boy. Oo nga. Na MPL. Alam natin yan. Let's see. Oop. Tatlo camera. Baka naman. Hindi natin pwedeng batiin yung mga yan, Prof. Alam mo naman tayo. Tayo nagtatrabaho lang. Ito si Jake the Dog. Runner-up for ano Rookie of the Season. It's sino either siya. Sino ba mga sa ano? Sa akin. Para sa akin lang. Ako may nomination lang. Nominated by Wolf. Si Jirax Nu. Tsaka ito si ano. Si Jake the Dog. Si Jake the Dog. Oo. Oo nga, no? Si Jirax noong mga marksman. Matindi, matindi. Sa akin, si ano? Si Flap? Si? Si Flap Kapon. Hindi na rookie yun eh. Hindi na. Ay, hindi. Oo nga, sa MPL pala. Sa MPL. Pwede, pwede si Flap. And of course, balik tayo dito. Tignan natin, bang, 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 the stars. Sinagasaan lang ng ano, ng Yoka Babs. Dinaanan ng Yoka Babs. Ayan na. Alam na. Alam na dito ni Bimo kung saan nakapwesto. Maka-alis-alis na nga dito. Naku po. To contest this one. Dari will fall. Sang si Hans mismo ni Tropang Taps. Yun yung eto nakikita natin sa Link. Kapag nag-off, pag nag-snowball siya, kaya niya talaga mag-burst daw ng mga maninipis na hero. Na hero. Kaya-kaya. Isang ulti lang. Tapos okay na. Now, ang magiging problema dito kasi ni Daryl, si Rio, nakuha na niya yung momentum niya eh. Nakakaikot siya na gusto niya, try to force push this one, sabay disengage, pero Dreen going in, taunt three members of Boom Esports, sabay alis. Malinis na Torre para sa AETHER CHIX, sabay back, pero mukhang nakakalamang pa rin ang Boom Esports sa ekonomiya natin ngayon. Si MM nag-ulti. Glorious pathway, nahabol pa talaga nila yun. Dito, there's chase. Disengage na ulit. Disengage na. Oh, ito si, ito kung nakikita ko kay KD, hindi siya nagtitipid sa glorious pathway niya. Oo. Gamit kung gamit. Pwede, ano yan, palag lang na palag. Alam palag natin lang si na palag. Eh. Oo naman. Walang, walang hindi pinapalagan. Ay, oo nga. Walang hindi pinapalagan. Mga tikmatikan. Oh, yeah. Oh, Rio. Nakuha pa niya? Hindi, hindi, hindi. Napunta kay Aeron Q. Okay.
si Aaron with a 3 for an E. Yup, yup, yup. At least ito si Daryl, masisecure niya yung red. Yung pero red medyo taghirap dito si Daryl. Went for the Bounty Hunter pero wala pa rin siya nakukuha kid. So, hindi maganda ang bigayan para dito sa ating marksman for the side. Pero tinan mo naman dito, si T, sinasakta na dito, Glorious Pathway, kinumit na dito, hinahabol pa dito, reverse time, pero still napakakunat from the backlands, counter initiative from Leo Tepes of Blade, kinasa, there you go, X to the Borg is down, green, trying to control, damay-damay na M as well, sudden change of momentum, sumasabog ang kanilang mga buhay, napapaligiran na namin kayo, Ton, just to save this one, now Chrono Dash, kinumit na rin, palag-palag na dito, Daryl is going in for the fight, trying to focus, fire, Green is down, sunod-sunod pa dito, pwede pa ata nila palagan to, disengage na. Disengage. Si Diggy, tama yung decision na nag-back na lang kasi magre-respawn na siya, so baka mayari pa siya dun. Ang bilis din mag-transfer dito ni Riot sa from lane to lane, at nasa top na agad siya, that's the power of Ling naman talaga. May pag-chani ito si Bimo agad ah. Nice! Insanity na. Ako po, ayan. Ako po rin mo masyado. Ay, hindi sumakta. Hindi sumabo. Pero look at this, Rio. Napakaganda. It's only a bait para makita dito. Makakatakas pa. I don't think so. Uy, nakatakas. Matindi. Ito, Glorious pa. Ay, nag-piraga armor yan ah. May baon yan. Wala ka na dito. Ulti. Oh! What a dodge! It comes D. Gets the pick off. Ayan, sinasabi natin dito. Wala talagang hindi pinapalagaan si Kuya D. Si D, ah, oo. Yan si D. Di ba? Uy, taulap na nasasakta. Di ba si D? I know, what a clutch. Pero yung Jake the Dog with the Festo rin. Ang solid din yung kanyang Festo. Once again, using, taking advantage of the Terran, I mean. And Daryl, too late to the party. Wala na rin siya na masyado na abag. Kinailangan niya mag-back. Anyway, so, Aether Chix na egul sa laban na yon. And nakanakaw pa si Jake the Dog na kanyang buff. So that's good para sa Boom Esports. And look at the sakit! Ready for KMM being controlled this one. Glorious Pathway nilabag na ni D. Tignan natin, disengage na si D. And another control coming from Green. Is this a call for D? Disengage ulit. Wala pa ata support item to control the revitalize. Look at this. Last Insanity counter initiate against sa Tempest of Blade. Nagkakasabugo na ang buhay. Wala siyang finish up this one. Hex is down. Green might fall. Buwebuelo si Rio ah. Si Rio, nakabang, nakatanaw. Oop. Ang ganda ng ginawa ng Boom Esports. So, yung Aether Chix questionable place. Kasi one after another silang pumasok. Yung Last Insanity, medyo gigil yung pagkakabi daw doon. Hindi buo. Hindi buo eh. Alam mo naman, pag gigil, kailangan mong magpigil. Ayo, pag gigil, kailangan magpigil. Huwag kang gigil, yun lang naman yun. Kasi nakita natin, di ba, nagpaisa-isa sila. Ano nangyari sa Boom Esports, nakaabang lang sila doon. Naligtas nila si Rio, si Jake the Dog, si yung Tamos natin, sakto yung pasok na rin. Namatay si Jake the Dog, yung Granger, pero yung pasok kasi ni Levi doon, napatay niya yung dalawang important na hero sa Aether Chix. So kahit pa mawalan yung Boom Esports ng isang marksman, mas maganda pa rin yung trade-off para sa kanila. Let's see naman dito. With regards sa score, 10-4 lamang po ang Boom Esports with 7K gold lead. Sudden, ano, boom pow talaga yung pagpasok ng kanilang kalamang. Kanina, before the recent clash, around 3K lang ngayon, nasa 5,000 na 5K gold lead for the side of Boom Esports. Beautiful. Beautiful. Ito na. Items starting to rack up para sa Boom Esports. Lamang sila ng 7,000 pesos SSS sa atang laban. Ginto ba to? Ginto yan. Ay, di ba to pesos? Niya, may multiplier yan. Nagabinenta. Pero that's a good kill. Gandang hatak. Getting a quick pick off for Aether Chix now. Si Rio, eto na naman. Ang sakit. Going in, Green, focus fire with a combination of bursting and searing torrent to take down Mr. Twin Bulldog. Yung mga nakikita natin dito, prof, mga konting misplaced ka lang. Mayari ka na. Ito na si D. Naglatag na nga. Nag-aabol na. Na-stun pa nga dito. Pero may hatak dito si MM. MM will fall. Nabaril. It ka sila sa insanity mo. Oh, walang tatamaan, prof. Nako po. Nag-tumbling na lang. Tumbling lang. Alam mo, ang galing ng ginawa ni MM, kasi ang niniligtas niya doon is yung core niya. Inarang niya. Konti na lang buhay ni ano eh, yung marksman. Oh, ni Daryl. Oo, oh, ang ginawa. Sabi niya, tumakas ka na. Rasa. Ako na bahala dito. Leave. You can leave me. Oo. Run. Ito na. Isang heroic play mula kay MM.
parang medyo makapag-farm. Ito ha. Meron din na natin na si D doing a great job, no? Talagang gangster siya. Gangster lang talaga. Parang wala pa silang pamigil. Sabi dito niya, ganito yung ginagawa dati ni Tets. Gawin ko nga rin. Tsaka yung mga turo ni Pro. Sabi mo. Parang di naman pala. Uy! Na-reverse na naman dito. Try to control D. Tinan mo, ang dami nilang resources na nasasayang. Ultimation. Pero buhay pa rin. Nako po, yun lang nasaktan. Parang may miss kung walang follow-up, no? Look at this, Riot. Tempest of Blade dito sa isa. MM will fall. Hex, nandito. Habol pa ba? Miscom talaga, Prof. Kasi walang follow-up. Maganda na sana yung setup. Oo. Imagine mo kung may last insanity naka, ano doon? Naka-layer doon. Could be more than 2 kills. Though D in trouble. Pero kapaghirap ng konti, nasusunog dito. Yoharit at hiniwa na nga ni Ryo. Samantala, ito, around the Lord area. Lumalaban pa rin dito si Hex. Pero mapapatay na rin siya. Jake the Dog will survive this with a sliver of HP. At Lord mapupunta sa pabor ng Boom Esports. Tuloy-tuloy lang sa abante ang Boom Esports. Another from 7k golded. It's already 9,000. Plus, the Lord pa dito going sa bottom side ng Boom Esports. Grabe na yung labang nila dito, Prof. Isang malaking problema na pinakakarap dito ng grupo ng AETHER CHIX kung paano nila babalansihin. Kasi ang ganda nung ano yun, nung mga fight na pinipili ng Boom Esports. That's right. Di ba? Sisilipin lang ni D, tsaka niya sisigawin yung tropa. Pre, pwede ito, pre. Eto na. Tirahin na natin ito, pre. Sisilip lang siya, di ba? Tapos si Ryo. Sige. Si Ryo yung, ano, yung starter. Ay, ano, hitman. Hitman, si D yung starter. Oo, tama. Pag sinunto ko, sinunto ko yung mga agad, ha? Wala nang hawak-hawak sa tenga. Ganun-ganun yung plano niyan, eh. Ryo, ang gandang pang-scout nito eh, yung walling-walling technique, syempre nakikita. Nasisipat niya talaga kung nasa mga members ng AETHER CHIX. D, laying down the glorious pathway, mayroon tori dito. Napapatay na nga na Boom Esports at mapapatumba na nila. Bottom lane, konti damage out of the Lord. Paglapag ng Chrono Dash eh, tsaka lang tumataw na ng Tempest of Blades. Nako, ito na. Yan na mo dito. Tumatay si Ryo, pepuelo na. Nakalapag na. And there you go. Last Insanity, kulang. Last Insanity, kinumit na dito. Nako. The Death Sonata, Link is down. Pero dalawang tori yun. Mukhang tatatlo pa yata sila dito. Nandito si Jake the Dog. Of course, the damage is there. Inhibitor turret sa top. It will go down. Drin. Kumakasan ng taunt. Pero walang aabutan. Kundi mga minions lang. Sabi ng Boom Esports, wait lang. Pwede naman mag-back. Pero si D, nahatak naman dito. Chrono Dash. Latag kung latag. Latagan na to. Pero mapapatid lang si D. Natulak na konti. Pero kulang pa rin mula sa Boom Esports as they will lose their high loss. Grabe naman yun. Sobrang dami kinukumit nila, no? Just to burst high loss. Sa ganong bakbakan. And ang kulat na ni Kuya. Hindi ko pa masasabi na nakakabalik ng AETHER CHIX. Look at the objective. Yung mid turret itself lang. Ang layo ng tatawirin. Tatlo yan. Tatlong tore. Tagal pa niyan. May part sa akin na kailangan nilang manalo ng limang clash. Oh! Uy! Another clash. Ulala. Okay, medyo nagkalituan pero may na-taunt pa rin. There's gonna be the Winter Transition. Bimo finally falls pero support pa lang yan. Si Ryo, mukhang gusto pumikop dito. Ito na nga, papunta sa likuran. Uy, hiniwa na nga si Diggy. There's the ultimate. Gets the double kill. Patayin ang carry. In comes the ultimate. Last Insanity pero wala siyang abutan. Masyado siyang mabagal. Levi will try to fight this counter inferno. Chrono Dash as well as the sink as the ultimate but it's not gonna be. Pangatlong kill para kay Ryo. Pang-apat. Naku po, mukhang siya na nga tamakaubos. Is this gonna be the third kill? Nako! Hindi, kinuha na lang dito ni Dams. And that should be it. That should be it, Boom Esports, para sa Game 1, Prof. Congratulations, Boom Esports. Now, 1-0 ahead. Ang layo naman.